So ito na yung pinaka sandbar niya. Diretso siya hanggang dun sa kubo. Double engine naman eh. Dali. Dali raw kay. Delikado pug sa nato nga. Wala mo. Wait lang. Hi guys, good afternoon. So, nandito pala tayo sa Bohol, somewhere sa Mabini, at nandito tayo sa gitna ng, hindi ko alam tawag dito, para siyang sandbar. Tapos, pag high tide, hindi mo makikita yung sand. So, pag high tide, ganito siya kalalim. Pero, dun banda, dun yung mga pinsan ko, mas mababaw dun. Siguro hanggang hita. So, pupunta tayo dun. Dala akong salbabida kasi baka malunod ako. Yung marunong lumangoy, guys. Sarap dito. Hindi ako itim dito kasi siguro makulimlim. Ayan. Walang araw. Tapos umaambun-ambun pa. Good luck sa cellphone ko, guys. So, mamaya na lang ulit. Yung konti lang yung naiintindi ko. Hi, Rien. Hi. Maganda kong pinsan. Wow. Isa sa pinakamaganda. Malit na bagay, no? Oo, sobrang lit. Nagbabakasyon siya dito ng 4 days. 4 days, 5. 5 days, no? 5 days. Oh,
few moments later. So nagpapasalamat pala ako sa kapatid ko si Ash dahil pinahiram niya yung salvavida niya sa akin para hindi raw ako malunod. Ayun. Ito yung ginagamit ko para makalutang kasi pagpunta dun sa kubo, medyo malalim lampas tao. Pero dito, hanggang dibdib lang. Kaya ayun. Pabalik na kami ng kubo, tapos pabalik na rin kami ng isla. Isla ba tawag dun? Dun sa lugar namin. Kasi medyo padilim. Bye guys. Ayun na. Ganahan ng gubot po kay maling lisod lagi. So yun guys, so meron pa kaming araw, so susulitin na namin ang, so medyo mababa na yung dagat kanina, hanggang dito yan tanghali, so ngayon hanggang dito na, so pababa na siya ng pababa kasi low tide na, so baka makita namin yung sandbar dun ba doon sa dulo. Doon banda. May sandbar doon. Kaya pupunta kami. So guys, yun nga pala yung kubo na tinuturuan namin. So bali, libre lang yun. Wala kami binayaran dyan. So bali, ang binayaran lang namin, ang patambagan, yung motor. I mean yung mga bangka, dalawang bangka. Mga ano kami, 15 tao. 15 or 20. 15 lang yan. Puro mga pinsan ko, pero hindi ko lahat kilala. Yung ibang pinsan ko lang yung kilala ko. Si Jacob, si Rien. Tapos yung si Urpor. Yung yun sila. Kasama ko yung kapatid ko si Ral. So, nasa gitna talaga kami ng dagat. Ayun, so paulit-ulit na tayo. Kanina ko pa sinabi yung pinaliwanag. Sarap dito. Pero may dala pa rin akong ano, salvavida. Kasi sabi ng papa ko, mabilis daw tumaas yung tubig. So dahil taga dito sila, magaling silang lumangoy. So hindi na nila kailangan ng, ano, hindi na nila kailangan ng salvavida. So ako kailangan ko. Dahil hindi ako taga dito. Bago lang ako. Yeah. So guys, andito pa rin ako sa Laot. So ang sarap-sarap ng pakiramdam dito. Nakakawala ng stress. Diba? Sarap nang walang trabaho, sa bahay lang, tapos once in a while pupunta ka dito sa dagat. Sarap. Actually, hindi ako pinayagan ni Papa at ni Mama na pumunta dito kasama ng mga pinsan ko kasi daw ano, abangan daw tong lugar na to. Abangan means may ano, ay, marami nang namatay dito, marami nang nalunod. So ayaw nila kasi last time na pumunta dito yung kapatid ko, yung dalawang kapatid. Galit na galit yung mama ko kasi hindi sila nagpaalam, tapos dito pa anong lugar pa na ito lumayag. Yan. Marami na daw na dito kaya ayaw ng mama ko na pumunta kami dito, pero sabi ko magdadala ako ng salvavida para safe. Yan. So sabi ko matanda na ako, ayun pumayag naman, pero hindi pumayag yung tatay ko kasi si Papa nasa Tagbilaran kasama yung amo niya, so tingnan natin kung mapapagalitan ako pag uwi. Pero yun, sa tingin ko naman safe naman siya kasi mababaw lang. As long as marunong kang lumangoy, tapos may mga kasama ka. Yun. Tapos napakalapit lang nung ano, napakalapit lang ng kubo. Tapos dyan sa kubo na yan, merong nagbabantay talaga. Taga dito, local dito. Yan. So, ayun lang. Yan, so nakarating na kami sa sandbar. Sandbar ba tawag dito? Sarap! Pwede ka magtanggal ng libag dito. Kaya nakita na yung nakita ni island. You spread here. Yeah. Isa kong pinsan medyo napulikat siya. Pinulikat siya. Ayun yung kubo namin na layo na. Tapos ito na yung pinaka sandbar niya. Lilitaw pa ito mamaya pag ano, pag bumabaw yung tubig.
So ito na yung pinaka sandbar niya. Diretso siya hanggang dun sa kubo. Ito na yung pinaka makababaw ata. Kita niyo yung line papunta doon. Yun yung pinaka sandbar niya. Pababaw na niya. So ngayon medyo time check, mga 5:30 na. So kailangan na nating umuwi. Kasi wala tayong ilaw pabalik. Balik dun. Lamig. Bye guys. Yun, pauwi na po kami guys. Tapos iniwan na namin yung kubo dun. At kami babalik na dun. Este dun pala.